President Duterte reassures the public that securing lasting peace in Mindanao is still among his top priorities. Along with this, the chief executive says he is in favor of changing the name of the Philippines. Jem Avancenia has the report. President Duterte once again floated the idea of changing the country's name. In his speech in Maguindanao on Monday, Duterte again expressed favor towards honoring the Filipino people's Malay roots over its Spanish colonial history. He now looks to revive a renaming proposal previously made by former President Ferdinand Marcos. Philippines. Pero okay na yan. Balang araw, palitan natin. Actually, tama si Marcos. Gusto niya palitan, Maharlika. The Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word and it means more of a concept of serenity and peace. Tama si Marcos noon. Ang mga Pilipino, siloso lang. Diktador. The chief executive made these remarks during the distribution of land certificates for almost 2,000 hectares of land in Maguindanao. Governor Esmael Mangudadato says majority of those who received certificates of land ownership awards were actually former rebels. Masaya at ito'y kakapirma lang ng BOL. Ano? At alam mo, ang karamihan doon sa mga beneficiaries ay mga rebelde dati. The president implored beneficiaries to make the most of the land that was given to them. Cultivate it. Hintayin mo lang ang panahon na pag nakulang na ang pagkain because of the climate change, wala nang tutubo doon sa iba. Tayo naman yung may lupa at tayo naman yung mapresyo. Hold natin yung planting season natin. Rice, hindi na masyado. But we have so many plants here. Malawak ang bukid. Duterte also promised Maguindanaoans that he will use his remaining years in office to achieve enduring peace in Mindanao. He adds that the Bangsamoro Organic Law is the first step towards that goal. I'm glad that it has succeeded and I am inviting everyone here, Maguindanao primary. Join us in government. Hindi ba lang akin yan, atin lahat itong gobyerno na ito. Be a part of it. Okay mo na yung armas mo, ilibing mo na yan, di mo kailangan. Just before he wrapped up his speech, the chief executive again took a swipe at armed rebels for supposedly resisting the government's idea of land reform. Ito mga NP, ayaw pang mag... Land reform? Sige kayo away ng gobyerno. Ano bang hindi namin maibigay 53 years kayo nagkipaglabanan sa gobyerno? Ni hindi kayo makahawak ng isang barangay, tapos gusto nyo patayan lang palagi, tapos mag-dream ka na kailangan ka mag-extort kasi yung inyong gobyerno kailangan mabuhay. Yan ang statement ni Siso. Anong gobyerno? Kailangan ka pa nagkaroon ng gobyerno? Ang gobyerno, amen. Ikaw yung bastos, sige patay. Paramihan na namatay yung mga barangay captain, sundalo pati pulis. Tsaka yung mga tao na ayaw sa kanila. With the official campaign period beginning today, the president also renewed his call for his cabinet members to keep their hands off of politics. Huwag kayong makialam sa politika. Bakit? Well, kung mag-travel ang cabinet members, may lang punta kami doon mag-inspect. But they use public money. And it also always is suspect. Para walang masabi na nagamit yung ano. Ako as a political entity by myself, kasi pinili ako ng tao, I can choose whether to campaign. May mga tao lang ako na dapat pasalamatan. For News 5, Jem Avancenia, We Are One News.